kabayan, ang isang hanap buhay at industriyang nananatiling panglikod bahay lamang o backyard industry ay ang tinatawag nating pagpapanday o paggawa ng mga gamit sa bukid tulad ng talim ng mga araro, kutsilyo, kampit, itak, bunting at mga kahalintulad na produkto. Ang mga ito ay gamit sa maraming gawain, sa tahanan, sa mga gawaing bahay o planta, sa bukirin at marami pang iba. Sa ibang bansa, ang gawaing ito ay nakalayo na sa makalumang paraan. Ngayon ay nagagawa na sa mga factory na kung tawagin ay blacksmith factory. Makinarya na ang gamit ay nailuluwas pa at mga produktong kailangan ng ibang bansa. Samantalang sa Pilipinas, kabayan, nananatili pa rin makaluma. Ginagawa nung dalawang mama na yon, ano po yun? Pang pisaw ho yun. Tawag yun. Pisaw. Oh, pisaw? Yung sinasabi ko sa inyo? Pang karne, pang, pang buto. Pwede nyo ako igawa ngayon? Mabilis bang gawa niyan? Pwede rin, makayayari ngayon kahit isa o dalawa. Mamaya, pag ano yan, pwede na yan nyariin. Pero dapat makapal at saka malaki. Pwede rin gumawa. Mas malaki. Ano ha? Okay, Mang Tony, anong apelido po ninyo? Binlayo po. Tony Binlayo, mga kaibigan. Doon sa kanilang ginagawa ngayon na merong pang rhythm ang kanilang pagpukpok, kinakailangan ba talagang merong hatian ng tunog at palos? May tunog talaga yan. Ganun. Para hindi kayo magkatamaan sa ano ng... Di ba pwedeng isang tao lang gagawa? Ay, hindi. Oh. Maano talaga siya. Hindi mo kaya yan. Saka malulugi ka sa uling, saka sa kuryente kung isa lang tao. Bakit po? Anong mangyayari? Eh, matagal mayayari kung isa lang ang gagawa. Ayun. Mayayari, kaso matagal. Aha. Eh, ang isang sakop, pwedeng ubusin yan kung ikaw lang mag-isa ang gagawa. Eh, ang kung... ibig sabihin, kinakailangan... Kung sa dalawa kayo, makakatipid kayo sa apoy at saka sa pukpok. Oo. Pati sa kuryente, magkakatipid. Meron ba kayong... Ah, bakit? May kuryente ba yan? Kuryente yan. Blower o. Ah, may blower doon sa ilalim. Yan ang blower, tapos hangin ang lumalabas. Kung ang mga ito'y masasabing makaluma, masasabi pa rin nating makapagbibigay ng buti at kita sa maraming pamilya. Alam po ninyo, sa totoo lamang, ang mga gamit na materyales para makabuo ng mga produktong tulad ng ating mga nabanggit, kutsilyo, itak, gunting at marami pang iba, ayaw na itatapon ng tulad ng mga gamit ng bakal. Wika nga, recycle, dahilan sa tibay ng mga ito. Itatapon na lamang na gagamit pa ng mga panday o ng mga blacksmith. Sa kabilang dako, kabayan, kung pag-uukulan natin ang pansin ang nasabing maliit na hanap buhay at industriya, maaaring ito'y makatulong sa ating turismo. May pakikita natin ang taglay na talino ng mga maliliit nating kababayan sa paggawa ng mga itak, kutsilyo at marami pang iba. Sa ibang bansa, ang mga blacksmith sa modernong paraan ay nakatutulong sa industriya ng paggawa ng pelikula. At sa Pilipinas, kabayan, nasabi sa ating alamin na ang mga espadang ginamit sa isang tanyag na pelikula ay ginawa ng isang panday sa Bicol. Sumikat ang pelikula, subalit hindi nabigyan ng papuri ang gumawa ng espada ang tunay na panday sa Bicol. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang
nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, mamaya sa ating dagdag kaalaman, muli po nating babalikan ang mga makabagong ulat sa mga alagaing nakapagbibigay sa atin ng magandang hanap buhay. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, sa mga panahong ito, sa larangan ng pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy, lubhang nahuhuli ang isang nag-aalaga kung mananatiling makaluma ang kanyang mga paraan. Ang mga lahing nasakawan at hindi sumusunod sa payo ng mga dalubhasa sa paghahayupan. Totoong may mga mabisang kaalaman taglay ang mga naunang nag-aalaga ng hayop, ngunit kailangang makasunod tayo sa mga naipapayo at naibibigay ng mga dalubhasa na makabubuti sa ating mga gawain at sa ating mga alaga. Tulad halimbawa ng mga alagaing nasakawan. Kung matataas ang lahi o uri ng mga alaga mula sa inahin o barako, tiyak ang kagandahan ng mga ibibigay na biik at magbibigay ng magandang baboy para sa atin at sa mga mamimili. Sa ngayon kabayan, ayon na rin sa mga napabalitang uri ng baboy, mayroon na silang tinatawag na super sow. Magbibigay ng mga malalakas at malulusog na biik. Magandang karne, kaunti ang taba at mabili sa mga pamilihan. Yung mga kukuha, halimbawa magtatanong sa atin ang tungkol sa inahin at gusto nilang makakuha to avail themselves of Chester White, ano? Sabi mo hindi pa, no? Mga ilang taon pa ang kanilang hihintayin, ilang dekada pa para mga 2 taon pa siguro. Although madami na nag-inquire, madami na ang gustong magkaroon, pero hindi pa ako what do you call this, komportable na maglabas. Eh. Kasi nga, una-una, yung requirements namin, fini-fill up ko pa. Ngayon, pagka na-fill up ko yung requirements namin, te-testingin pa rin namin yun. Na, pagka na-testing na namin talaga, na talagang wala na sasupply, then that's the time na meron kami ilalabas. Pero definitely, sa mga barako, tested lahat yun. Pero pagka barako, masisiguro ba natin na yung kanilang ilalabas sa kanilang mga inahin, maganda na rin? Oo, sigurado yun. Sigurado na yun. Ano ang kapag ka barako, ang asahan natin doon sa mga inahin namin, hindi barako, ay hindi Chester White, Landrace Large White, kunyari, no? Ano ang magiging resulta ng kanilang mga ibibigay na biik? Pagka gumamit ka ng Chester White na barako, definitely, yung biik mo palang maganda na itsura at birth. Makikita mo yung skeletal frame niya, malaki. Okay. Pero pagdating ng mga 90 days old, yung mga piglets na yon, winners na yon, doon pala sa lang nag-expand yung katawan. Kasi de-developin muna yung skeletal frame. Pagka nandun yung skeletal frame, tsaka lang magmamuscling. Okay. Yun. Yung kanyang katawang karne? Oo, karne. Makapal yung karne, manipis ang taba. At saka ang kagandaan sa Chester White, may marbling. Aha. Dito sa dito sa balikat at saka dito sa sa pandampigi. Kaya pagka niluto mo, masarap. Luto na kagad na pinag-uusapan. Teka muna sir, bago tayo pumunta sa ibang paksa, kung sakasakaling nandyan na, wala pa no? At darating na, nandyan na, ano ngayon ang naririyan na pwede nating, sa ngayon, pwedeng makuha si John and John? Well, basically, ang hot selling item din namin, yung combination ng pitrain durok. Madami kasing farms na kailangan pagandahin yung mga production nila.
One way to do that is by using immediately yung pitrained duroc na barako. Kaya automatic gaganda yung meat quality, growth rate ng feed conversion ng mga alaga. Kabayan, sa mga darating na mga pagpapakitang gawa natin sa ating palatuntunan, pag-uusapan natin ang mga makabagong lahi na nakarating na sa Pilipinas. Isa na rito ang tinatawag nilang Super Sow and Boar. Sa ngayon, maipapayo ng ating alamin na kung tayo ay nasa pag-aalaga ng baboy, kailangang may mga panimula tayong inahin o barako na mataas ang lahi. O kaya na may ang bibilhin nating mga biik na palakihin ay buhat sa mga lahing magbibigay sa atin ng magandang negosyo at hanap buhay. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin sa ating palatuntunan ay mga sagot sa mga tanong at hiling sa ating palatuntunang ating alamin, Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Q&A po tayo, tanong at sagot. Unahin natin ang kahilingan ni Ginoong Sammy De Vera ng Maynila. Kung may iba pang mga proyektong makikita sa Metro Manila ukol sa pag-aalaga ng tinatawag nating stingless bees. Alam po ninyo, wala po kaming alam dito po sa Metro Manila. Ang pinakamalapit ay pwede po ninyong puntahan sa UPLB sa Los Baños, Laguna. May mga sample po sila ng tinatawag nating stingless bees. Ipalalabas po natin ito muli, ano po, sa susunod na mga linggong darating. Ang ukol naman sa isa pang uri ng manok na pwedeng pakawalan o tinatawag na range chicken ay amin pong nakita sa isang palasubukan sa Tiaong, Quezon. Okay, narito po ang isang halimbawa. Chris, ano naman tong klaseng manok na ito? Ito po ay ang Rhode Island Red. Rhode Island Red. At bakit tinawag na Rhode Island Red? Nung itong itsura niya, pulang-pula, at saka ito po ay galing sa ibang bansa. Okay, yung Rhode Island Red natin na ganyan, mga kapag ka pinagsama natin sila sa kulungan, lalaki at babae, mga ilang lalaki, ilang babae? Halimbawa, mga 20 na babae,
Dapat ang lalaki doon ay lima lang. Lima. So meron kang, pagka nangitlog sila, lahat yung mga 20 babae mangingitlog lahat? Hindi po lahat. Medyo iba ang production ng itlog nito. Anong pagkakaiba ng production ng itlog? Mababa. Yung hindi po sila lahat araw-araw nangingitlog. Mga halimbawa sa 100%, mga 70% lang nangingitlog. 70%. So yung 20, pwedeng ang mangitlog lang 15, ganun? Oo, parang ganun. Tapos mga ilang itlog ang ibinibigay ng bawat isang manok? Sa loob po ng... Kasi araw-araw, isang base ng mangitlog. Okay. Mga 60% lang po. 60. So sa... yung iba, 18 ang itlog sa isang clutch, ano? Siya, mga ilan? Ito siguro yung mga ano lang. 10. 12. Pagka napipisa, mga ilan ang napipisa? Hindi pa ho yun 100% na mapipisa lahat. Oho, mababa ang... Ano? Oho. Mga ilan ang mapipisa sa 10? Siguro mga 8. 8? Pwede na yun? Oho, 7, ganun. Tapos kapag yung kayo'y nakakapagpapisa na, ilan ang lumalabas na lalaki at saka ilan ang lumalabas na babae? Sa palagay mo, pangkaraniwan? Kadalasan po ay mas madami ang babae kaysa lalaki. Oho. So pwede kang gawing mong negosyo? O pwede ho, mas maganda hong pangnegosyo. Oho. Okay, sa timbang naman, ang babae? Mga 1.8 sa isang babae. Sa isang babae, 1.8. May balahibo yun, ano? Oho. Tapos ang lalaki? Mga 2.5, may balahibo. 2.5. Tapos ang lasa ng karne? Iba po ang lasa ng standard chicken sa native chicken. Medyo yung kumbaga sa yung mayapa, yung ano. Parang ano siya, bakunat o malabsa o... Malabsak. Malabsak. Oho. Ito. Apo. Pero ayos din po pang ano, handa. Masarap din? Mm, masarap. Pagkatapos, yung maasam mo, masarap iturbo. Masarap iturbo. Mataba ba siya? Mataba? Oh, mataba. Mataba. Mm. Ang lasa niya, pareho din ng native, hindi? Hindi siya magkakapareho ang lasa. Pero okay na rin para sa kumakain ng manok? Okay na rin po. Okay. Ang isa pang kahilingan ukol naman sa tarsier na ating naipakita, kabayan. Sa Bohol po natin ito nakunan. Hayaan po ninyo ating ipakikita po ito sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunang ating alamin. Request po ng mga mag-aaral sa Tondo, Maynila. Raymart Gunigundo. Q&A, kabayan, mula sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Antabay po kayo sa ating GSK, pagpapakitang gawa ukol sa meat processing kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, marami na pong natulungan ng GSK kung pag-uusapan ang mga kaalaman ukol sa mga proyektong nagbibigay ng kita at aliw. Sa ating GSK, marami po tayong seminar na pwedeng salihan ng ating pong mga kababayan. Mga proyektong pambahay, sa paghahayupan, sa paghahalaman, sa pangisdaan at marami pang iba. Kaya sama na po kayo kabayan upang kayo po ay makatulong sa inyo pong pagkuha ng mga kaalaman at kita sa mga nasabing seminar. Narito po ang isang pagpapakitang gawa. One kilo, giniling. Measuring spoon, tsaka measuring cups. Dapat po hindi tinatan siya mine-measure lahat. Kasi once na hindi mo minasure po, ngayon ang sarap ng timpla mo, bukas wala na. Matabang na. Kaya naman pag gumawa kayo pang bahay, sunod-sunod nyo siya para hindi magulo. Tapos pag may ingredients kayo, kailangan ng lalagyan nyo yung malabo. Hindi yung transparent kasi maano sa sunlight, madaling ano. Tsaka ingredients natin, good for 2 years ang expiration, huwag lang mabasa. Hindi siya nire-ref. Kasi halos pag ni-ref mo, nagmo-moist na babasa. Pero may mga ingredients tayo na kahit naka-stack sa ganito, naninigas. Pero okay po siya. Kaya dapat mini-measure lahat na. So yan po, asundan lang natin po. Ang curing, pwede niyong dilagyan. Kasi ito po pang patagal. Pag pang-negosyo na siya, ma'am. Tapos, i-ano niyo, halo niyo siya. Kasi po, pag di nyo hinalo, bago lagyan ng tubig po, parang bubble gum, dikit-dikit. Kasi yung phosphate na, binder kasi siya. So, yan. Kailangan aluminum yung gagamitin? Hindi, ma'am. O, yun. Good question. Pwede kahit anong planggana, kahit plastic, kasi nag-umpisa tayo. Yan, C2. C1 na po, yun napansin niyo. C2. Sa extenders tayo. Itong TVP natin po, nag-expand. Nagsisip-sip ng tubig. Kaya po ito tinawag na extenders. Kaya pag uwi nyo po, pwede na kayong gumawa. Tapos ito rin po, pork lang kasi yung ano natin, sample. Pwede nyo gawing chicken, fish, beef. Again, same ingredients din? O ma'am, same lang. Di ba pag chicken, minsan gusto nyo, mag-i-boneless nyo yan o. De-bone nyo lang siya. Debon, tapos pag-inig, tanggalin ang balat kasi malansang balat, hindi kailangan isama ang balat ng manok. Tapos pag-isda, bawasan ang asin kasi maalat ng isda. Kabayan, nasabi po ng marami, lalo na para po sa mga senior citizens po natin, huwag tayong mauupo lamang at mag-iisip sa ating mga tahanan. Kailangan kumilos po kayo. At isa rito ang pagpasok sa ilang proyektong na ipapayo ng GSK. Kaya atenda po kayo kabayan sa mga seminar ng ating palatuntunang Ating Alamin. Okay, kabayan, mamayang kaunti ang isang bahagi ng talakayan sa isang pulong-pulong pangkabuhayan na naganap sa Ilocos Region. Bahagi ng ating mga proyektong katambal ang FeedPro. Pagkalipas lamang ng Ating Alamin Advertisers Directory.
Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin ang kuha ng command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Alam po ninyo, kabayan, sa tuwing magsasagawa ng isang talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan sa mga lalawigan, umuwi ang mga dumalo na puno ng kasiyahan at kaalaman ugol sa bakabagong paraan sa pag-aalaga ng baboy. Bukod pa sila'y naaalisa ng problema ukol naman sa masamang amoy sa kanilang alagaan. Marami pong mga inobasyon sa mga pagbabagong naipapayo ukol sa pag-aalaga, at natatangi ang PIGS ng Feed Pro at ating alamin. Tulad ng ating tinatalakay sa pulong na naganap sa Ilocos Region. Ang baboy na kinukuha ko, halimbawa ko, mga biik na gagaling sa isang farm, sa isang breeder farm, idadalin ko sa farm ko. Tama ba yung hindi mo na sila didiretso rin sa PIGS at ilalagay mo na siya sa isang kulungan na nahirati siyang nakaugalian niyang makuha doon sa kanyang pinanggalingan? Tama po yun. Huwag po ninyong bibiglain. Kasi ang baboy may ugali po siya. Yung karakteristik niya na kung saan siya nasanay, yun ang kanyang laging ginagawa. Okay? Huwag po ninyong bibiglain. Maraming bagay po tayong dapat isalang-alang. Halimbawa, tulad ng kay Kajeri, galing sa elevated. Pag sinabing elevated, yung flooring, nakataas yung flooring ng baboyan. So doon niya kinuha yung mga baboy. Alam niyo, maganda po ang laki ng baboy pagka maliliit pa lang at elevated. Pagka po yung baboy galing sa elevated, nilagay mo diretso sa lupa, tandaan niyo, bukas makalawa, mayroong patay dyan. Teka muna, baka sabihin niyo sa akin, eh di ba tinuturo niyo yung PIGS? Eh bakit sabi mo ngayon, hindi maganda, diretso doon. Di ba? Ano ang sagot ni Doc June? Sa aking karanasan, sa loob ng mahigit 20 taon, alam niyo, kapag ka ibinlagay niyo ang baboy diretso doon sa lupa, tandaan niyo na ang baboy nasanay. Yung salitang nasanay. Saan siya nasanay? Doon sa elevated, mataas. So, hindi siya sanay doon sa ibaba. Yung kanyang state of being, ikahanga, kung sa tao, yung kanyang kalagayan, physical, hindi well-adapted doon sa lupa. Kapag yun ay dinerecho mo, may term sa English na sabi na naive. Sa ibang salita, anong tawag doon? Walang
walang kasanayan doon sa palasak na salita eh, virgin pa. Wala pa siyang kasanayan doon sa lupa. Pag nilagay mo yon, mahina ang kanyang panlaban. Yung resistensya niya. Yung immune system niya hindi handa. Kaya madaling ma-infect ang baboy na dinidiretso nyo. Kaya ang tanong sa akin ni Kajere, dapat bang ilagay o sa elevated din? Ang sagot ko, elevated. Kung saan mo siya kinuha, elevated. Itatransfer mo siya doon sa elevated flooring. Whatever kung ano man yung sahig. Kahoy man yan, plastic matting or steel matting. Ang pinag-uusapan doon, yung environment niya, na kung saan siya galing. So, gradually, kaya mayroon tayong word na ginagamit, gradual shifting. Gradual transfer. Dahan-dahan. Huwag bibiglain. Ganon din yun sa feeding eh. Mamaya, papaliwanag kong bakit. Now, kailan natin ilalagay ang piglets doon sa sinasabing babuyang walang amoy? Okay? Ilalagay natin sila sa sistemang babuyang walang amoy kapag nasa growing stage na sila. Teka muna, Doc. Di ba may mga farmer noon na nagsimula kayo? Ganun ang ginawa. Mula doon sa farm, dinaretso doon, meron. Actually, they are taking the risk. Pero, nagtagumpay sila dahil malakas ang immune system. Malalaman lang nating malakas ang immune system ng baboy kapag naka-overcome siya doon sa environment na bago. Pero kapag may namatay, ibig lang sabihin, mahina. And wala naman kasi tayong barometro o gamit para sukatin yung immune system niya para malaman on the spot kung mataas ang resistensya ng baboy. Malalaman lang natin doon sa resulta, yung end result after na nailagay na natin doon sa isang lugar. So pag namatay yon baboy, may na resistensya. Pag nakalampas, malakas ang resistensya. Yun ang ating analysis. Para maiwasan natin yon, i-consider natin agad. Magkaroon tayong tinatawag na proactive thinking. At ika muna, hindi ko muna ilalagay ang baboy ko. Sa elevated muna siya. At the age of pre-starter, dito ko muna siya. Kasi galing siya sa elevated flooring. So, paano ko siya, anong gagawin ko para matransfer ko siya doon? So, tumatakbo ang mga araw going to starter period, maglalagay ka na ng access doon. Maglalagay ka lang ng pinto doon mula sa elevated, maglalagay ka ng hagdan. So, meron kang access doon sa baba. So, ang baboy may access pababa. Pero hindi mo sila pababayaan ng matagal. 1 hour a day, pwede na. Akyat na naman. The other day, ganon. Hanggang sa masanay sila, ang tawag acclimatization. Ma-acclimatize sila doon sa bagong environment. Yun ang gradual transfer or shifting na tinatawag. So, pagka nasanay na sila at the age of growing stage, wala ka ng problema. Alam po ninyo, ang isa pang inobasyon o pagbabagong ating naipapayo kabayan ay ang paglalagay ng sahig na bakal o kaya'y plastic sa kulungan ng baboy o kaya'y iba pang mga materyales na pwedeng palitan kagad. At sa ilalim ng sahig ay lupa na may nakalatag na mga dahong pwedeng mabulok o kaya naman ay ma-decompose o kaya'y kaunti pang ipakabayan ang kailangan. Ito'y hindi magbibigay ng masamang amoy. Pwedeng linisin kagad kung kailangan na. PIGS at Feed Pro Kabayan mula sa ating extension service ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay, kabayan, mamayang kaunti sa ating special feature Gawaing Tanyag sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pagpapanday, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, tulad ng ating nabanggit, maraming hanap buhay at gawain ang ating mga kababayan, lalo na sa mga kanayunan ang pwedeng makapagbigay ng katangi-tanging imahe sa Pilipinas. Isa na rito ang pagpapanday. Isang gawain na kung tutuusin ay matanda ng hanap buhay ng mga kababayan natin sa mga lalawigan. Nang unang pinag-uukulan ng pansin ay ang nangangailangan sa mga gawain sa bukirin, sa tahanan, at iba pang hanap buhay. Ang pagpapanday kabayan ay isang marangal na gawain, subalit may potensyal na magbigay ng kakaibang kaanyuan sa Pilipinas. Ma'am, pwedeng malaman namin kung matagal na ba itong ginagawa ninyong yung proyekto ninyo tungkol sa paggawa ng mga itak, ng mga kutsilyo, at saka yung mga pamputol ng karne? Matagal na ba ito? Matagal na po. Mga 50 years na po. 50? Opo. Ibig sabihin, sino nag-umpisa tayo nito? Biyanan ko po. Tapos minana sa mga anak. Yun po. Ang ano po ba ang Santiago, Tanyag o sikat sa paggawa po ng ganitong klaseng mga produkto? Sikat po. Pwede ba mabigyan nyo kami ng kaunting yung istorya para dito sa Santiago? Ilan ba ang gumagawa ng ganitong klaseng mga produkto? Oh, marami po sila. Mga lima po sila. Opo. Ibig sabihin, itong mga nakikita namin, halos lahat ng karsada merong nagtitinda nito. Sila ba gumagawa? Ay, hindi po. Meron pong isang gumagawa, yung mga tapos binibigay yung mga bakal. Opo, ginagawa nila. Pero yung mister po ninyo, anong pangalan ni Mister Nanding? Nanding po. Si Nanding ba sa tatay niya natuto? Opo, sa tatay niya po. If this was done 50 years ago, kung 50 anyos, ibig sabihin may mga bago dumating si Nanding, mayroon pang dumating sa kanya? Ay, hindi po sa tatay niya nung kuwan po, nung alam niya na po ng gumagawa ng mga itak, opo. Tapos taga Santiago rin po kayo? Opo. Hindi po, taga Alicia po ako sa Alicia, sa Nueva Vizcaya po. Nueva Vizcaya, okay. At ang nakikita ko rito, yung matibay ba naman yung produkto ninyo? Opo, matibay po kasi pumupunta po sa ibang bansa po yung mga kuan. Opo. Eh kasi maraming nagtatanong sa ating alamin sa telebisyon kung saan makakakuha ng ganitong klaseng mga produkto na mga itak. Kasi karamihan po ng nabibili, pagka itinaga sa kahoy, nagkakaroon kagad ng mga biyak. Anong problema nun? Baka kuan po, kulang po sa subo.
Ano ba yung subo? Paano? Pagka, ano ba yung pagkasawsaw sa pusa, tubig. Uh-huh. Baka kulang po yun, kaya nalulupi yung talim. Ah, pagka, ibig sabihin, dapat ilubog sa tubig? Opo, para maging malagyan po ng subo, para mas matibay. Ganon, opo. Yung ba, trabaho na ng mga matatanda natin ng araw pa? Opo, trabaho na po yun. At ito po, saan naman nakakarating itong mga produkto ninyo? Kan po, sa ibang bansa po. At dito sa, ilan po kayong ano rito, ilan po ang anak ninyo? Dalawa lang po. May lalaki? Wala po. Ah, wala. So walang magmamana kay Nandi? Wala po, wala. Mga po lang po, pero baka hindi may pamana sa kanila. Teka muna, Melinda, sa dinami-rami ng mga gumagawa rito, hindi naman natin sasabihin kayong pinakamahusay, no? Sino pinakamatagal na sa inyo na gumagawa ng ganitong klaseng produkto? Baka sila po kasi 50 years. Opo, matagal na po sila. Yung iba sumunod na lang. Opo. Pagpapanday. Locksmith work. Isang marangal na gawain na sabi ng ilan, maruming gawain. Okay po, kabayan. Literal na marumi. Dahilan sa langis, usok, at marami pang iba. Subalit natatanging hanap buhay at gawain. Naisip po namin, kabayan, kung magagandang uri ng produkto ang mailalabas, maayos at mahusay sa pagpapanday. Pwedeng ito'y gawaing bahagi ng One Town, One Project sa maraming bahagi ng Pilipinas. Makatutulong sa mga bayan, sa pamayanan, at sa buong Pilipinas. May pakikita pa ang kagalingan ng mga Pilipino sa gawaing ito. Ang kailangan lamang ay suporta ng gobyerno, kabayan. Sa gawain, sa promosyon, at sa pamilihan. Kailangan pag-isipan lamang ng mga kinaukulan. Kung tutusin, kabayan, maraming proyekto at programang pwedeng ipairal sa Pilipinas. Kailangan lamang ang pagtutulungan, kaunting tiyaga, at malawak na kaisipan. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin.